Mga kapuso, mula po sa GMA I Am Ready Command Center, ito po si Mang Tani Cruz para pag-usapan natin anong inaasahan nating weather outlook for the next several days. Dumaan ang first super typhoon for the year, si Super Typhoon Florita, at naramdaman natin ang matinding epekto nito, hindi yung kanyang direct effect, hindi yung paghatak ng hanging habagat na siyang nagbigay ng mga pagbaha sa ibang panig ng ating bansa, lalo na dyan sa may Western Visayas at Western Luzon. May kasunod pa ba itong Super Typhoon Florita? Yan ang pag-uusapan natin para sa ating webcast ngayong linggong ito. Kahit lumayo na ang bagyong si Florita dito sa ating bansa at ngayon ay nananalasa sa bansang Japan, ay patuloy pa rin itong hinahatak ang hanging habagat, at ang hanging habagat na lamang ang weather system na nakakapekto dito sa Luzon. At dahil habagat ang existing weather system, asahan pa rin ang mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may western section ng Luzon, particularly provinces of Zambales, dyan sa Bataan, ilang bahagi ng Mimaropa tulad ng Palawan, at din dito sa Metro Manila. Ibang bahagi ng Pilipinas dito sa Visayas at Mindanao, asahan pa rin ang mahinang ulan, pero posibleng magkaroon ng katamtamang pag-ulan, lalong-lalo na kapag may thunderstorm dito sa may Mindanao, particularly sa may northern at southern sections. Mga kapuso, based from JTWC's analysis, may isang low pressure area na binabantayan sa may east of Caroline Islands, at posible na ito ay maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Pero may kalayuan pa ito dito sa ating bansa. At base dito sa wind map o forecast wind map ng The Weather Company, makikita natin ito ay sa araw ng Sabado, yung low pressure area na binanggit natin kanina, posibleng isa ng ganap na bagyo, isang tropical depression, nasa may silangan ng Luzon, maaring gumalaw ito pakanluran patungo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. At ngayon makikita natin ito ay araw ng Linggo, July 14, isa ng malakas na bagyo. Base dito sa tinitingnan nating wind map ng The Weather Company, maaaring pumasok ito sa PAR araw ng Lunes, July 14, at isa ng ganap na bagyo. So ito yung ating babantayan kung magiging ito yung pangalawang bagyo na papasok sa ating PAR sa buwan ng Hulyo. 5-day outlook for selected key cities. Umpisahan natin sa may Legazpi Albay. Tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, mahihinang pag-ulan mula Biyernes hanggang araw ng Martes. At yung binanggit nating posibleng pagpasok ng bagyo sa araw ng Lunes, hindi pa yan maapektuhan. Dito naman sa Visayas, Catarman, sa Northern Samar, maulan ngayong bukas, araw ng Friday, but it's not because of the effect of that low pressure area, pero may pag-ulan bukas. Pagdating ng Sabado hanggang Lunes, asahan na ang mas magandang lagay ng panahon, pero may mga mahinang pag-ulan pa rin, mostly in the afternoon. And then on Tuesday, cloudy sky with rain showers and thunderstorms. Diyan po sa may Tacloban, magandang lagay ng panahon ang inaasahan bukas hanggang Sabado. Magkakaroon ng maulap na papawirin on Sunday with possible rain showers. Buli, kaganda ang panahon pagdating ng Lunes hanggang Martes. Pumunta naman tayo dito sa Mindanao, Siargao, diyan sa may probinsya ng Surigao del Norte. Maulap na papawirin bukas na may mga pag-ulan, pero mas magiging maaliwalas pagdating ng Sabado hanggang Lunes. Maliban na lamang sa posibleng mahinang ulan, at muli magiging maulap ang papawirin sa Martes na may mataas na posibilidad ng pag-ulan. At dito sa Metro Manila, bukas po asahan ang mas magandang lagay ng panahon katulad ng naranasan natin itong mga nakarang araw pagkatapos na humina ang hanging habagat. Pero sa Sabado, may mga pag-ulan tayong inaasahan at makulimlim ang panahon, pero muling gaganda ang panahon pagdating ng Linggo hanggang Martes. Wala pa pong epekto yung sinasabi nating posibleng pagpasok ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility dito sa Metro Manila. Mula dito sa GMA I Am Ready Command Center, ako po si Mang Tani Cruz ang nagsasabi sa inyo, magplano para sigurado.
manatiling I am ready, mga kapuso.